Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 2, 2024. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. It has not taken into account the ongoing prospects of peace negotiations. I therefore recommend that the task force should be abolished. UN Special Rapporteur Irene Khan, pina-abolish ang NTF-ELCAC. Hindi raw umano ito nakatutulong sa usaping pangkapayapaan. No, we respectfully disagree. No? Sinabi namin sa kanya na ang NTF-ELCAC is the game changer. Pero National Security Council, taliwas naman ang naging reaksyon. Sa ating Consumer Watch, dagdag presyo sa produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Lumipas na ang Kapaskuhan, yung December, no? Natural, bumaba ang demand at naiwan ang current na production ng itlog. Habang egg board, mababang presyo ng itlog. Bunsod umano ng oversupply nito. Retailers, umaaray na. Kaya ngayon, makakatanggap na po sila ng 1,000 pesos na social pension, whereas doon last year, yung monthly stipend nila, nasa 500 pesos lang po. Mga indigent senior citizen, dinoble na ang buwan ng ayudang matatanggap mula sa DSWD. At sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo, muling pumirma ng kontrata sa Kapamilya Network. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Buwagi na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang mungkahi ngayon ni UN Special Rapporteur Irene Khan sa gobyerno ng Marcos Jr. Administration na agad namang sinangayunan ng makabayad block ng Kongreso. Ang kanilang panawagan, pakinggan sana ni PBBM ang nasabing rekomendasyon. Pero ang National Security Council iginit na game changer ang NTF-ELCAC at malaki ang tulong sa usapin ng pangkapayapaan. By Balitang A to Z, si Kim Salinas. It does not take into account the ongoing prospects of peace negotiations. I therefore recommend that the task force should be abolished. Buwagi na dahil wala namang ambag sa kapayapaan. Yan ang mariing pahayag ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan ukol sa tanggapan ng pamahalaan na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Dahil nagdudulot lamang anya ito ng hindi pagkakaunawaan dahil sa issue ng red tagging. The abolition will not only address some of the most critical drivers of red tagging, but it will also allow this administration to modernize peace-building approaches based on this changing political landscape. Kinukundi na kasi ni Khan ang tila walang preno na pang-uugnay ng mga pribadong individual sa mga teroristang grupo. Malinaw na katibayan na ang red tagging at terror tagging ay ginagawa ng security forces bilang bahagi ng kanilang counter-terrorism strategy. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal activism. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked, puts them in a vulnerable position, and undermines public trust in civil society and the media. Agad naman itong sinang-ayunan ng makabayan block na sana raw ay pakinggan at gawin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng UN Special Rapporteur. Sana makinig si Presidente Marcos dito, no, na talagang buwagin na itong NTF-ELCAC. We welcome namin yung recommendation na i-abolish ang National Task Force for the Elimination of Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, dahil matagal na itong panawagan, no, ng kababaihan maging ng iba pang sektor ng lipunan. Kung paanong ginagamit itong particular na ito sa pamamagitan, structure na ito ng gobyerno sa pamamagitan ng EO-70. Gate pa ng mambabatas na ginagamit lamang umano ito para lalong apihin at mas lalong abusuhin ang karapatang pantao. Habang National Security Council kinontra ang mungkahi ni Khan, bagkus ay dinipensahan pa ang NTF-ELCAC at tinaguriang pa itong
game changer. No, no, we respectfully disagree, no. Sinabi namin sa kanya na ang NTFL CAC is the game changer that allowed us to reach strategic victory over the communist rebels, no. Sa ngayon, 11 na lang ang guerrilla France, 1,500 na lang ang naiiwan na armado nila. Ngayon pa ba naman natin i-abolish ang NTFL CAC, no? Even if she has already issued a statement today, there's a clear understanding amongst all parties involved that these are very preliminary in nature. No? If at all, it is conveying what she has been given or provided on the ground. Bagamat maaari naman raw isa katuparan ang mungkahing ito, pero hindi pa raw ito napapanahon sa ngayon. Pag natapos na itong communist insurgency, pag yung lahat ng guerrilla fronts na yan, 11 na lang yan, ay matapos na, or magkaroon ng political settlement through the exploratory peace talks, ay doon natin gagawin yan. Giit pa ni NEC Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi nila kinukonsente at hinihikayat ang red tagging. At kung naging biktima ng ganitong pangre-red tag, bukas ang korte sa bansa para maghain at tumanggap ng reklamo. Kung sakaling may mga tao naman na nare-red tag, pwede naman silang magsampa ng kaso sa korte for libel or for oral defamation, or kaya naman pwede silang mag-file sa ombudsman or civil service or sa mga ahensya kung ang pinag-uusapan ay mga government officials. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Handang magpapugot ng ulo si Senator Ronald Bato de la Rosa kung totoo ang mga aligasyon ni retired policeman at self-confessed Davao Death Squad member Antonio Lascanias. Hinamon din ni de la Rosa si Lascanias na ilabas ang mga ebidensya na nagpapatunay na si VP Sara Duterte di umano ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Habang naniniwala rin si de la Rosa na may halong politika ang mga aligasyon ni Lascanias. Dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya ang tukhang. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan. Kung sinong gusto idiin. Ganun pala yan. O noon, sinabi niya, wala daw ako. Mabait daw ako ng polis. Wala daw ako dyan sa likuran ng mga ganun-ganun ginagawa na ganun. Tapos ngayon, dadawitan naman niya ako. So, ibang klase, no? Ano gusto niya, i-wholesale lahat? Lahat ng Duterte. Aabot sa 150 million pesos ang binigay na financial assistance ni House Speaker Martin Romualdez sa mga biktima ng Davao o ng baha sa Davao Region. Bukod sa financial assistance, namahagi rin ang Office of the Speaker at Tingog Party List ng 21,000 food packs at 30,000 food packs naman mula sa DSWD. Tiniyak rin ni Romualdez na patuloy silang nakatutok sa sitwasyon sa Davao at tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Idadaan naman ang naturang tulong pinansyal sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Para sa ating mga motorista, posibleng magkaroon ng dagdag presyo na naman sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng maglaro sa 1 peso 53 centavos ang taas singil sa kada litro ng diesel, 1 peso 0.03 naman sa kada litro ng gasolina at 1 peso 0.09 sa kada litro ng kerosene. Matatandaan naman na nito lamang Martes ay nagpatupad rin ng oil price hike na umabot sa halos 3 piso. Umaray na ang mga nagtitinda ng itlog, wholesale man o retailer, bunsod ng tumal ng bentahan nito sa kabila ng mababang presyo. Isinisisi naman ng Egg Board sa oversupply ang dahilan ng pagbaba ng presyo nito sa merkado na posibleng tumagal pa dahil sa matagal ding proseso para makabangon ang local producers. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Dinamihan na ni Nanay Rose na may tindahan sa isang kantin ang pinamiling itlog. Bukod sa pang-stock, mura kasi ang presyo nito ngayon. Kasi mas mababa pag nakakaano, pag malaki yung kinukuha. Pag mataas, hindi masyado. Mga ilang trade? Mga siguro hindi, mga 7 or 8 lang ganyan. Halimbawa sa Blooming Treat Market, 150 pesos ang pinakamababang presyo ng kada tray o 30 piraso ng extra small size ng itlog. 250 pesos naman ang kada tray ng jumbo size.
Paliwanag ni Egg Board Association President Francis Oyehara, busod ito ng bumabahang supply ng itlog mula sa kanilang hanay pababa sa retailers. Lumipas na ang Kapaskuhan, yung December, no? Natural, bumaba ang demand at naiwan ang current na production ng itlog na sa ganong level. So, naturally, nagkaroon ng oversupply ngayon kasi bumaba ang demand ng ating consumer. Sa ngayon, ang farm gate price ng medium-sized itlog na itinuturing na standard o yung tamang laki lang ay 5 hanggang 6 pesos mula sa hanggang 7 pesos and 30 centavos noon. 2 pesos pa mahigit. Sabi ko nga, depende no, per area. Magkakaiba po yan. Magkakaiba tayo ng sitwasyon, bawat farm. Mababa man ang presyo nito ngayon, daing ng ilang retailers matumali pa rin ito. Sobrang demand, kaya lang yung nagtitinda, dumadami rin. Kaya matumal sa mga vendor. Gaya nila, ang hani naman nagtitinda ng bultuhan umaaray na rin dahil palugi na nga ang bigay nila, halos hindi pa raw nababawasan ang kanilang supply. Ang laro ngayon, pababaan. Kaya kailangan sumabay ka. Kasi kung hindi? Kung hindi, wala ka ng customer. Which is yung ibang customer kung malalakas, nawala na rin. Kasi ang nangyari, yung ibang farm dumidirekta na rin sa kanila eh. Dahilan para? Hindi na ako masyadong nag-i-entertain ng ibang farm. Ang inaano ko, yun talagang sarili ko na lang farm na kinuhunan. Hindi pa man nakakaahon ang sektor dahil sa malaki pang bulto ng oversupply, pinangangambahan ng Egg Board ang epekto naman ng nalalapit na tag-init. Bumababa po ang production. Pangalawa po, lumiliit po ang itlog. Pagka lumiit na naman po ang itlog, magkakaroon na naman ng imbalance sa distribution ng egg sizes. Dadami po ang maliliit na size na magiging dahilan na baka mas bumaba pa po ang presyo ng maliliit na sizes. Kahit wala raw dahilan para magtaas ang presyo ng itlog sa mga susunod na buwan, lalo't hindi pa ito nakakaahon. Hindi daw kasi basta-basta ang paraan ng pag-recover nito. Magsisimula po ang usapan natin doon sa tinatawag nating importation ng parent stock. O ito po yung pinagkukuhanan natin ng mga paitlugin mga manok. So mahaba pong usapan ito. Ngayon pagdating po doon sa ating consumption, aalamin po natin kung kailan po magno-normalize yung normal na demand. Sa ngayon, para hindi mapuruhan ang sektor, nakipag-ugnayan na raw ito sa Department of Agriculture para hindi na maulit pa ang pagbaha ng supply nito. Kabilang dyan, ang pagsama ng itlog sa iba't ibang feeding program ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bababa na ang presyo ng galunggong sa mga susunod na linggo matapos buksan ang fishing ground ng naturang isda sa Northern Palawan. Ayon sa BIFAR, dahil bukas na ang fishing ground sa probinsya, dadami na ulit ang supply ng isda sa bansa. Samantala, matatandaang nagpatupad ng 3 buwang fishing ban ang BIFAR sa Northern Palawan upang mabigyan ng proteksyon ang mga galunggong sa panahon ng spawning o pangitlog ng mga ito. Sa mga susunod na linggo ay tatas na ang unloadings natin ng galunggong sa ating mga pamilihan. At kapag nag-improve na po ang supply ng ating locally produced galunggong, inaasahan po natin na bababa na rin ang presyo ng mga ito dahil meron na po tayong karagdagang supply dahil nga po bukas na po itong major fishing ground natin for galunggong doon po sa northeastern Palawan. Posible nang magamit pambayad sa Metro Rail Transit Line 3 at mga bus sa Bonifacio Global City at EDSA ang credit card. Matapos siyang makipag-ugnayan ang credit card company na MasterCard sa AF Payment Incorporated na bumuo ng VIP cards. Target itong mapabuti pa ang karanasan ng mga commuter. Inaasahan kasing mababawasan ito ang mahabang pila tuwing peak hours at alisin na ang pagkakaroon ng ticket at cash fare. Sakaling maisa katuparan, inaasahang makikinabang dito ang milyong-milyong mga commuter sa bansa. Susunod, ayudang matatanggap ng sa DSWD, dodoblehin. Sa iba'yong balita, ang latest naman sa naganap na pagsabog sa Kenya. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Kinumpirma ng mga People's Initiative o PI volunteers sa Davao City na pinangakuan sila ng ayuda ng mga kongresistang umano'y nag-utos sa kanilang mangalap ng pirma para sa PI. Kasunod yan ng pangalawang pagdinig ng Senado kanina upang matumbok ang mga kongresistang tinapik ng grupong pirma para sa manumalyang PI. Kabilang sa mga itinuturo nila sa investigasyon ay ang opisina ni Puwersa ng Bayanihang Atleta o PBA Portales Representative Migs Nograles na nagbabaumano ng utos upang mangalap ng pirma para sa PI. Wala namang pera na sinabi pero may sinabi na may darating na mga AX program at saka tupad, duli tupad program. So ang sinabi lang po na lahat na nakasign, ito pong beneficiary. Ang pananagutin natin ay iyong mga masasamang loob na pinagsamantalahan. Hindi lamang ang inyong kahirapan, ngunit maging ang inyong pag-asang mabigyan kayo ng ayuda at tulong mula sa gobyerno. Good news po sa mga indigent senior citizen. Dinoble na po ang buwan ng ayudang inyong matatanggap mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katunayan, nasa 250 na senior citizens sa Quezon City ang buwenomanong nakatanggap ng ayuda mula sa ahensya. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Mula sa 500 pesos ay 1,000 pesos na ang matatanggap ng mga qualified indigent senior citizen simula ngayong Pebrero. Sinimula na kasi ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang payout ng social pension para sa mga naghihirap na matatanda kasabayan ng pagdiriwang ng 73rd anniversary ng DSWD. So sa mga lolo at lola dyan, ang maayos na pagpapatupad. Mula kasi sa 25 billion pesos na budget ng ahensya para sa social pension ng indigent senior citizens noong nakarang taon, umakyat na ito ngayon 2024 sa 49 billion pesos. Kaya ngayon makakatanggap na po sila ng 1,000 pesos na social pension whereas doon last year yung monthly stipend nila nasa 500 pesos lang po. 250 indigent senior citizens ang buwenomanong nakatanggap kanina ng ayuda mula sa ahensya nito sa Quezon City. Ang mga pumila para sa ayuda, hinanapan lang ng Certificate of Indigency, ID, bilang katunayan na sila nga isang senior citizen na i-a-apply lamang sa Office of the Senior Citizens Affairs ng barangay. I-verify, re-validate ng mga social workers ng central office ng DSWD at regional offices ng DSWD to make sure na ikaw talaga ay mahirap na senior citizen. Nasa 4 milyong mga indigent senior citizen sa buong Pilipinas ang inaasahang makikinabang dito. Very active po yung ating LGU barangay at yung mga social workers talaga natin to make sure na nandun pa po sila. Ito po ay down to the barangay, lagi pong nag-a-update dyan quarterly. Habang nasa 400,000 naman sa bilang na ito ang nasa waiting list lang ng ahensya. Sila po yung una nating tinatap to be included sa mga ibang programa ng DSWD. To compensate naman yung non-inclusion nila doon sa mga sabihin na natin mga programa natin na available in general. Una nang sinabi ng ahensya na maaaring makatanggap ng ibang programang pang-ayuda katulad ng Assistance to Individuals in Crisis o AIX ang mga hindi kwalipikado sa social pension na ito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Idineklara na ang African Swine Fever free ng Department of Agriculture ang Occidental Mindoro. Base kasi sa isinagawang blood test sa mga baboy doon, negatibo na sila sa ASF. Samantala, nangangamba ang National Irrigation Administration na maapektuhan ng El Nino ang 20% ng mga palayan sa buong bansa. Dala kasi ito ang kakulangan ng tubig sa mga sakahan kaya nag-atas na ang punong ehekutibo na magtanim ng rice varieties na magkakaroon ng malaking ani sa mga lugar na may sapat na irigasyon. Sa balita naman sa labas ng bansa, patay ang tatlong individual habang umabot naman sa 270 ang sugatan matapos po ang pagsabog ng truck na may kargang gas sa Kenya. Inaasahang tataas pa ang bilang ng nasaktan sa insidente.
habang sunog naman ang ilang bahay at mga warehouse doon na naabot din ang pagsabog. Sa ngayon, hindi pa alam ang sanhi ng pagsabog. Tiniyak naman ang otoridad doon ang pagtulong sa mga naapektuhan. Magbabalik aksyon sa ring ang Filipino Pro Wrestling sa February 11 sa PMC Spotlight Blockbox Theater sa Makati City. Sa post online ng FPW, kabilang sa maghaharap sa ring ay sina Pinoy wrestler Duke Ortega at Phil Canadian Freak Tisoy. Dagdag pa ng FPW, President Red Oliero, bukod sa umatikabong bakbakan, overall entertainment din daw ito sa Pinoy fans. Dahil Pinoy version ito ng wrestling, makakaasa raw ang fans ng Pinoy touch sa bawat wrestler. Sa aming pagbabalik, sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo muling pumirma ng kontrata sa Kapamilya Network. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Kapamilya pa rin, mananatiling ang atres na si Catherine Bernardo sa ilalim po ng Kapamilya Network. Muli kasi itong lumagda ng kontrata sa ABS-CBN. Mainit naman ang pag-welcome ng Kapamilya Executive sa aktres. Nagpasalamat din siya sa fans na taga-subaybay niya mula nang magsimula sa showbiz. Paano ba makakaiwas sa gastos? Narito ang click na tip mula sa ating ka-A to Z na baka makatulong sa inyo para makapagtipid. Narito ang nakaka-good vibes na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Toba Beta. Ayon kay Beta, ang takot sa lason ng mandaragit ay nagdudulot sa biktima na hindi matutukan ang pagkakaligtas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend!